buhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, na muling nabuhay, ang kanyang kapayapaan, pagmamahal at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang tanghali po sa lahat. Ngayon po ay Miyerkules sa 16 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. At yung pong mga nagdidebosyon sa mahal na Birhen Maria, ina ng laging saklolo at maging Mother of Grace na santo o santa patrona ng ating National Shrine, ay itampok po natin. At mayroon din pong santo na ginugunita ngayon, si San Pascual Bailon. Ating pong idulog sa Diyos ang ating mga samot dalangin kasama ng kahilingan natin sa ating pagpunta rito kay Santo Padre Pio. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, siyasatin, kilanlin natin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang, at tumingi kita sa Diyos ng grasya ng kapatawaran, katapatan at kalinisan ng kalooban. May kababaang loob ating sambitin, inaaming ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pahintulutan mong kami maging dapat lumigaya kapag ang iyong anak ay nagpakita kasama ng mga banal sa piling niya, pakundangan sa aming pagdiriwang na masaya sa pagkabuhay niyang amin ngayong sinasamba sa magitan niya
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nung mga araw na iyon, ang mga naghatid kay Pablo ay sumama sa kanya hanggang sa Atenas. Pagkatapos, nagbalik sila sa Berea. Taglay ang bili ni Pablo kina Silas at Timoteo na sumunod sa lalong madaling panahon. At si Pablo ay tumayo sa harap ng kapulungan ng Areopago at nagsalita, "Mga taga-Atenas, napapansin kong buhos na buhos ang inyong kalooban sa relihiyon, sapagkat sa paglalakad ko sa lungsod at pagmamasid sa mga sambahan ninyo, nakakita ako ng isang dambanang may nakasulat ng ganito, sa Diyos na hindi nakikilala. Ang inyong sinasamba kahit hindi ninyo kilala, ang siya kong ipinapahayag sa inyo. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa, kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi sa siya'y nangangailangan ng anuman, kaya siya pinaglilingkuran ng tao, sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga, at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Mula sa isa'y nilikha niya ang lahat ng lahi sa balat ng lupa. Itinakda niya ang kanya-kanyang panahon at hangganan. Ginawa niya ito upang hanapin nila ang Diyos. Baka sakaling sa kanilang pag-aapuhap ay matagpuan siya. Ang totoo, hindi naman siya malayo sa bawat isa sa atin, sapagkat hawak niya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo ngay mga anak niya. Yamang tayo'y mga anak ng Diyos, huwag nating akalain na siya ay tulad ng larawang ginto, pilak o bato na pawang likha ng isip at kamay ng tao. Mahabang panahong di pinansin ng Diyos ang di pagkakilala sa kanya ng tao, ngunit ngayon'y iniuutos niya na magsisi sila talikdan ang kanilang masasamang pamumuhay. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat nang buhayin niyang muli ang taong iyon. Nang marinig nila ang sinabi ni Pablo tungkol sa muling pagkabuhay, tinuya siya ng ilan, ngunit sinabi naman ng iba, "Ibig namin kayong mapakinggang uli tungkol dito." At umalis doon si Pablo. May ilang sumama sa kanya at sumampalataya sa Diyos. Kabilang dito si Dionisio, na isa sa mga bumubuo ng kapulungan ng Areopago. May sumama ring babaeng nagngangalang Damaris at mga iba pa. Pagkatapos, umalis si Pablo sa Atenas at nagtungo sa Korinto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas, siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel magpurit magdiwang, kasama ang hukbo, roong karamihan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo, babae't lalaki, mga kabataan, matatandang tao't kaliit-liitan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng Poon, lahat ay magpuri. Ang kanyang pangalay, pinakamaigi. Sa langit at lupa'y walang kasimbuti.
Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla. Ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Magsitayo po lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Hiling ko sa Ama, Espiritu'y sugunya, upang sumainyo tuwina. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin, kaya ko sinasabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Muli isa pong mabiyaya, magandang tanghali sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-anim na linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay. Bukas po ay supposedly Ascension of our Lord, pero sa darating na linggo natin ipagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng ating Panginoong Hesukristo. At yun din po ay mahalagang araw pagkat Social Communication Sunday. No? Ating pong i-bring home ang mensahe tungkol sa ating gampaning gawain in the service of evangelization. Pakibigkas po nating muli, in the service of evangelization. Paano natin isinasabuhay ang ating pamumuhay bilang Kristiyano? Yan po ang matinding hamon sa ating milieu o yung buhay na ating pinamumuhayan araw-araw. Kung kayo po ay naniniwala na sa bawat pagkakataon, may mensahe ang Diyos sa atin. Ano? Ba't ba ika'y pumunta rito sa
National Shrine of Santo Padre Pio. Meron po bagang umakit sa inyo o umudyok kumbaga sa inyo na magpunta rito? Is there something precious, ano? Para po bagang yung approaching what is good, ano? Mahalaga sa atin yun eh. Biyaya at pagbabiyaya ng Diyos. Sapagkat yung unang pagbasa, si Pablo ay naroon ang kanyang pagpupunyagi upang dalhin ang mabuting balita ng kaligtasan sa Hellenistic world, sa kabihasnan ng mga Griego. Kaya ito po ay tinatawag nating dialogue with culture. Pakibigkas nating muli. Dialogue with culture. Kasi po, hindi sila Kristiyano. Pupunta ka ron. Ano ba ang iyong gagawin sa sitwasyong gayon? Kaya dialogo ng buhay, dialogo ng kultura. Pagkat merong kanyang mentalidad, ang mga Griego, naalaala ko yung, pagkat yung aking pong ama ay teacher ng history, ng literature, at hindi ko malimutan yung usap ni Edgar Allan Poe nung araw, ano, kung kayo ay matatas sa literature and history. The glory that was Greece and grandeur to Rome. Ano? Pagkat nandyan ang kabihasnan ng Griego, kabihasnan ng Mediterranean world na kinatatampukan ng Roman Empire, yung kanilang kabihasnan. At nung ang mga Hellenist ay mapapunta sa Ehipto, alam nating may kanyang kabihasnan ang Ehipto. Kaya ang ginawa ni Alexander the Great ay nagtayo doon ng City of Alexandria to somehow to put in equal footing the glory that was Greece. Pagkat alam naman natin ang kabihasnan ng Griego, it shaped or influenced the Western world. Ano? Maging sa atin, yung kanilang beauty, yung kanilang democracy, yung kanilang philosophy, at gayon din naman po yung ating mga sining, ano? Kaya binanggit doon merong unknown god, ano, hindi kilala, pero inagtayo ng parang bantayog ang ng mga Griego, yung sapagkat marami na silang dinidios, subalit they need to rethink and rethink. Eh sa buhay natin bilang Kristiyano, eh ganyan din po, mag-isip-isip ka kung yung iyong pananambahan ay totoo. Ay durong daming sekta ng relihiyon, durong daming patalastas, epals, na laganap sa ating makabagong mundo, ay saan ka lulugar? Alin ang paniniwalaan mo? Kaya hamon po sa atin ang marubdob na pag-aaral ng salita ng Diyos. At tayo po ay mayroong catechesis, yung importansya ng catechesis, faith maturing in a systematic manner, maayos na pagtuturo, paghuhubog ayon sa liwanag ng salita ng Diyos. Ang daming paaralan. School of Thoughts. Ay maski nga yung inyong blogger at kung ano-anong mga accounts na naglipana sa ating
Facebook at kung mga messenger ay alin dun? Sino ang nagsasabi dito ng totoo? Sino dito ang sinungaling? Pagkat kung kita ay nag-aaral, dapat may kabatiran ka. Ano ang tama? Ano ang mali? What is right and what is wrong? What is true and what is false? Hindi pwedeng kita ay balimbingan. Biglang may pupunta sa iyong may daladalang aklat, babasahan ka, maski dun sa bus. Laganap ngayon yan. Yung mga platforms at kung ano-ano ang mga pinagsasabi. Pero dapat kitang mag-isip-isip, discernment of the Spirit, yan ba'y galing sa bugso o udyok ng Espiritong Banal? Baka naman yung sumasanib sa iyo ay hindi sa Espiritu ng kabanalan. Baka yan ay aagawin ka sa pagsinta sa Diyos. Kaya mahalaga po yung usap ng ating Panginoon. Paano tayo maninindigan bilang mabuting Kristiyano? Mabuting tao na nagpapakatao. Maka-Diyos, maka-tao, at higit sa lahat, makakalikasan. Ito po'y hamon sa atin. From that dialogue of Omer Thoughts, ano, na pinagyabong ni San Pablo, ni Edgar Allan Poe. Kung may doon sa Inglaterra, mayroong Shakespeare. Kung ang Alemanya, mayroong Goethe. Ito po ay tumutukoy sa culture, the way we give meaning to our life. Pakibigas po natin muli. Culture, the way we give meaning to our lives. So mahalaga yan. Akala natin yung culture ay nagabuhat lang ng bahay o sabihin mong bayanihan. Daladala po natin saan ka man napapasadlak sa ekonomiya, sa politika, sa kultura, sa societal manner of living, yung mabuting balita ng kaligtasan ay may influence, may impact sa ating buhay para kita'y maging mabuting tao. Naalala ko yung binanggit kong Greece. Sa gawing silangan po noon, naroon yung Ukraine. Kapitbahaylaan sila ng Ukraine. Are you mindful of the marvels of weapons? Pero dapat ninyong hindi ma-overlap o ma-overlook yung ruins of war. Pagkat paggera ang pinag-uusapan, walang panalo dyan, walang talo. Ang pinag-uusapan natin dito ay buhay. Pagkat sabi ninyo, walang taong namamatay at walang taong nabubuhay para sa sarili lamang. May pananagutan tayo sa isa't isa. So we need to facilitate and be a grace to one another. Grasya tayo dapat sa isa't isa. Yung mabuting balita ng kaligtasan, dala-dala natin sa ating iniisip, sinasalita, inuugali at pinaggagawa. Pagkat pagpukaligtasan ng pinag-uusapan, the presence, the divine indwelling, yun ang binanggit ni Jesus, yung Ama sumasa akin at ako ay sumasa Ama at ang Espiritu Santo na pumupuspos dapat sa bawat isa sa atin sa bisa ng sakramento ng binyag ay maging buhay at pagkakabuhay natin tuwina. Kristiyano tayo sa isip, sa puso at sa buong buhay natin sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo.
Magsitayo pong lahat. Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod-tangi at walang kapantay. Ipagkaloob mong ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay araw-araw sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat, ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong sa Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang lahat po'y magsiluhod, kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay ilihain, bilang pagkait inumin, pinagsa sa luna natin, hanggang sa siyo'y Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, maging ang mga nasa paglingkod sa ebanghelisasyon, mga misyonero, mga rehelyoso, mga katikista, maging mga bata, mga pamilya, mga kabataan, at gayon din po ang mga nasa sektor ng pagsasaka, mangingisda at mga naghahanap buhay sa karagatan sa iba't ibang panig ng mundo. Mga manggagawa, maging yung mga nasa iba't ibang propesyon, yung pong mga nasa public government service, maging yung mga nasa institusyon at gawaing pribado, yung pong mga nasa akadem, lalo na yung mga nag-aaral na ngayon nag-a-accomplish ng kanilang academic requirements. Nagpapahimakas na po ang school year at yung iba may examination, academic examinations. Maging yung pong mga nagpi-prepare to take board exams according to the professions they wish to be. Yung pong men and women in uniform, mga nasa bilangguan at yung mga nag-aasikaso sa kanila, volunteers and prison service, at maging yung pong nasa sitwasyon ng karalitaan, mga naaapektuhan ng digmaan, kalamidad, floodings at mga pandemya, at yung pong mga nag-aasikaso sa kanila, yung mga may sakit, sa mga nasa hospital, clinics, at maging sa maralita nating tahanan, ang mga birthday celebrators sa buwan ng Mayo, maging mga anniversaries at yung ating iniluluhog na samo, panalangin kay Santo Padre Pio, sa mahal na Birhen Maria at maging sa mga banal at na ipinagpipiesta ngayon. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ang mga kaluluwa sa purgatorio at lahat na mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kanlisinisang esposo, kaisa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, Santo Tomas, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santo Padre Pio, San Pascual Bailon, at kaisa ng
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos, turo na Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang panalangin ng pamilya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawaranan, magbinigayang kayo ng kapayapaan at Easter midday blessings sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang.
kayong hinirang talaga ng aking sariling pasya, sa daigdig ay kasama, pinahayo, pinamunga ng palagi, aleluya. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pangbansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Iwang sa langit mga anghel na banal at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Nadiriwang sa langit mga anghel na banal at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama. Ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama.
Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ng tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po muna'y magsiupo para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kung inyo pong mapapansin ay sira na at kailangan ng ipagawa ang extension area sa pagitan ng ating main church at Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyari makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong tulong at donasyon. Ikatlo, isang mahalagang paalala. Mangyari mag-ingat po tayong lahat sa mga kumakalat na fake accounts sa Facebook na gumagamit ng ating mga official video testimonies upang makapagbenta ng di umano'y blessed oils at iba pang mga banal na bagay. Hindi po ito mula sa pambansang Dambana at kailan may hindi tayo maaari magbenta ng mga binasbasang bagay. Maging maingat po ang lahat. Ikaapat, kaugnay ng isinagawang grand opening ng ating Cafe Eusteria ay mahigpit tayong pinapaalalahanan sa ating panawagang Clego o Clean as You Go sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa loob sa Eusteria. Ipinaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo ay may mga malalaking free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikalima, sa darating na Sabado, May 20, ay kapistahan ng Mahal na Birhen ng mga Grasya. May prosesyon sa ikalima ng umaga. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng puting panyo at kandila. Ika-anim, bahagi po ng mga gawain para sa pagdiriwang ng kaaraw ni Padre Pio, tayo ay magsasagawa ng mga sumusunod. Una, pre-legal consultation sa May 20 sa ganap ni ikasam ng umaga hanggang ika-apat ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary. Pangalawa, pre-adult baptism sa May 22 sa ganap na ika-apat ng hapon, mangyari makipag-ugnayan sa opisina para sa mga detalye. Ikatlo, Operation Pagbibinata, libreng laser tuli para lamang sa unang 100 magpapalista sa May 24 sa ganap na ika-apat ng umaga hanggang ika-isa ng hapon sa Divine Mercy Sanctuary. Para naman sa pagdiriwang ng kaaraman ni Padre Pio ngayong ika-25 ng Mayo, tayo ay may isinasagawang car raffle dito sa pambansang Dambana. Ito ay fundraising program upang matulungan ang ating mga scholar ni Pio. Maaari kayong makabili ng tiket sa pamisahan o sa mga naka-station sa paligid ng simbahan sa halagang 500 piso lamang. Panoorin po natin ito. Ito po ay hanggang May 20 lamang. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan.
Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, religious articles and items na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya, loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoong Hesukristo at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpalaala ng pagkikisa sa pagpakasakit, kamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo sa sakramento ng binyag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ipinag-aanyaya po namin ang patuloy na pagdarasal ng Santo Rosario pagkat ang buwan ng Mayo ay buwan ng mahal na Birhen, Santo Rosario para sa kapayapaan. At sa Biyernes po, mayroon ding magandang debusyon, Novena to the Holy Spirit. Ano, pagkat yung magandang preparation natin sa pagdiriwang ng Pentecostes, ikalimampung araw ng Pasko ng muling pagkabuhay. Yung po'y kaarawan o birthday ng simbahan, ano, kaya let us evoke the sustaining indwelling of God sa buhay natin sa bugso ng Espiritu Santo. Ako po ay si Reverend Father Ulysses Santos Valenzuela Ribamonte, taga Marinduque, Diocese of Buac. Kaugnay po ng aming pag-mission cooperation dito, kami rin po ay umihiling ng inyong panalangin, pagmamahal, tulong, donasyon para sa ipinagagawa naming bahay pari na magsisilbing tahanan ng mga nakatatanda at lalo na yung mga may karamdaman naming mga pari. Salamat po sa inyong pagmamahal, panalangin at
tulong donasyon. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Pagpalain tayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay inialay, ipinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pagmamahal ni Kristong muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Aleluya, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo nga tinghali at marunubong.